Siyempre, si Trinis ang hindi nagpapawaling bike. Siyempre, itutur tayo ni ma'am sa Trinis. Hello ma'am. Ma'am. Yo, kapadyak, sabi mo. What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? Sige ma'am, ituro nyo kami. And your name is? Christine, hello. Christine. So ma'am, ano ma'am mga bike natin dito ngayon na Trinx tayo? Ayan, kung si Trinx ay naglabas ng mga Mumaraing carbon bikes. So ito yung mga 2020 models natin. 2020 models? Ayan si VCT 1200 Flip. Bali yung group set niya yung naka Shimano Diorama. Inubungan ako. Sorry. Wala siya plano niya. Okay, okay. Ano yung yun na yung FD na tayo? Ay, yung RV na tayo. Okay. Internal cable na siya? Oo, internal cable na siya. Malinis na. Yung price niya, syempre murang-mura. Papatok ko. Ano? Papatok? Papatok. Lalabas. So, ito yung CBCT 1200. Ah, mid-range type na ba ito? Or high-end? Mid-range. Mid-range siya. Yes. Mm. Okay, so ano po next? Yan, Tornado. So, yung group set niya is naka Shimano 105. So, yung maganda niya, internal cabling niya. Ayan, di siya alata. Oo nga, malinis na nga eh. Kahit yung sa pinaka-cockpit niya. Ayan. Carbon na rin. Magkano yung price niya? Price niya yung nasa 70,000. Okay. May nagtatanong na kasi sa akin. Pinost ko na yung video eh. Ay, yung photos doon sa, di ba pumunta kami sa Trinx? May nagtatanong eh. Oh, 70,000. Okay, 70,000. Oh, shit. Shimano Diore ang group set niya. Then yung gulong niya saka Maxxis na. Naka-Maxxis na na-piece. Sa carbon din. Oo, carbon din. Ano mas mataas na model? Ito or yung kabila? Ito. Ah, mas mataas to. So ito pang competitive talaga. Pag-aggressive, tinatawag. Okay. Then naka-remote lockout na rin siya. Ah, may lockout. Ah, okay. Lockout sa port. Okay, okay. Internal cable na. Air type na ba yung port nito? Ha? Air type na? Air type? Air type. Oo, oh, air type na ba yan? Oo, oh, air type. Ah, ito, meron na, air type. So, yung price. Oo, oh, ano. Sige na nga yung post. So, yung price niya is papasok sa 30,000. 30,000, okay. Sobrang mura na. Built bike? Built bike na. Okay, built bike na. Okay. So, gusto ko mag-avail na ito. Ah, magpo-post kami na update about sa 2020 models namin. So, visit nyo yung Facebook page namin. Trinx Bicycles or Trinx Bicycle Philippines. So, stay updated. Bali, mag-update kayo sa Trinx. Yes. Magpo-post na lang kayo kung ano yung kailan yung i-release itong mga bikes. Okay, so, ang mga kapadyak, ito yung mga first release lang yung mga walang nilabas dito sa 2020 na Trinx. So, wait na lang tayo sa update nila sa Trinx. Okay. Yung murang alloy natin. Alloy? Alloy na. Ang model niya yung VCT niya. Di ba yung VCT 1200 with carbon. So ito naman, VCT 1500 Elite, 37.5. Alloy naman siya. So, alloy. Then yung group set naman niya is S-Round.
MSX. Adjust speed na. So, yung price na ipapasok sa 24,000 to 25,000 ang price range possible. Okay. Yeah, 2020 model na yung bike. Ayan, si iLife 1.0. Ayan, folding bike siya. Yung battery niya is 280 watts. Gano'ng katagal yung battery niya? Kasi at least para may idea yung mga cyclists. Gano'ng katagal yung usage? Oh, yung use niya. Oh, usage niya. Actually, wala pa akong idea about dyan. Pero yung sa X1E natin, yung usage niya is nasa mga siguro 9 to 10 hours siguro. 9 to 10 hours. Fully charged siya. Pero may ano to, like eco mode, like sports mode, meron ba siya ganun? Wala. Ano to, throttle lang? Throttle. So hindi siya pedal assist? Hindi siya pedal assist. Okay. Pero may shifter siya. May shifter. Yun na yung mag-aano ng gear. Okay. Dahil ito naka-digital na din. Oo. Magkano price range nito? Nasa 19,000. 19? Wow, mura. 19,000 na. Sabihin mo sa ano. So, itong latest nito, di ba? Si Challenger 27.5. Medyo mataas na konti ng price kay X1. Pero, mas maganda yung itsura niya. Kasi, yung battery, kukunin niya na daw. Kukunin na. Wow, kukunin niya ni Sir. Kukunin na. Bibili na namin eh. Bibili niyo na, sir? Ayun pala, kukunin na pala eh. Next year, diba may kumukuha na? Magkano ba ito ang price? Money yung price is nasa 30,000. 30,000? Yung manual tools na din yung RD niya. Pwede na. Then yung battery niya is lithium ion. Then maganda din yung pagkakabint ng battery niya, which is actually waterproof ba siya? Question, about sa battery, paano yung ano niyan? Gano'ng katagal yung lifespan niya? Para at least may idea rin mga cyclists. Kasi usually, di ba pag sa mga ganyan, sa mga e-bikes, yung magiging problema mo lang dyan, yung battery. So, anong mga tendency na pwedeng, may separate ba siya? Depende sa takbo, distance. Siguro yung pinakamatagal na usage na ito is nasa mga, siguro parehas din dito eh. 9 to 10 hours. Pero yung ano niya, yung syempre ano, ilang years ba yung tinatagal ng battery niya? Or wala pa kayo? Wala pa kami ano, pero may replacement kayo if ever magbibili. 1 year warranty to, yung battery niya. Ayan guys. Hello guys. So, abangan niyo yung susunod na stay updated na kayo sa Facebook page namin about sa 2020 model. So, kabang-abang guys. So, syempre mura naman yung quality. Then yet, quality naman yung bikes namin. So, more on, abangan nyo yung mid-end to high-end na ilalabas yung trip. So, stay tuned. Alright. Salamat ka pa siya. Okay, thank you. Thank you. Bye.